Professional in Toyota Pasig. Dahil Saturday ngayon at gusto kong mag-upload ng another video sa inyo, ipapakita ko naman sa inyo yung isa sa subcompact unit po namin na napakaganda yung offer. And also, I encourage everyone to apply for this unit. Bakit? Malalaman natin sa loob. Ang focus natin ngayon. Today! Tara, bantahan natin. Hi guys! It's me again, your marketing professional in Toyota Pasig. Sa mga clients ko for the month of July, tayo po ay nakapag-release ng 10 units. And I would like to thank all of you dahil po sa pagtitiwala at pagmamahal nyo kay Miss Pat. Wow! Without further ado, kasi po meron po akong chika sa inyo, which is ito. Kinaupuan ko ay Raise ECVT. So, bakit kailangan nyo na si Raise E na lang yung kunin kesa doon sa mas mataas na variant? Syempre, kung ikaw ay practical, may practical buying ka, mas murang monthly, mas murang SRP, syempre, mas kaya yung down payment, no? Tapos, subcompact SUV, gagamitin mo lang siya for personal car. And I recommended this unit Raise ECVT dahil para na rin po siyang Wego G CVT. Hindi niyo po kung bakit. Dahil po si Wego is hatchback, 5-seater, mas mura din, and also yung kagandahan ng features is nandito din kay Raise E. So, bakit si Raise E yung pipili natin kaysa kay Wego kung personal buying lang din naman? Si Raise E po is may mga safety features na wala kay Wego. So, sa kagandahan nito, para na rin kayong nagtumatakbo ng pang-Wego. Pero syempre, mas maganda yung makina po nito. Nasa 1.2 na po yung makina niya. Hindi kayo ganun kahirap na umakyat. And also, meron siyang sequential mode sa drive po niya. And based lang sa mga experience ng client ko ng Raise, sabi lang ng client ko, no? So, si client naman talaga is totoong nagustuhan si Raise dahil sa tipid ng paggamit niya sa consumption ng gas nito. Syempre, ano pa bang hahanapin natin? Kung saan tayo makakatipid? So, dun tayo. Maganda na unit and also practical buying yung kukunin po natin. Ito kasing Raise is subcompact SUV na. Okay. Ang Wego is hatchback. Bakit subcompact SUV na yung Raise namin? Para kang bumili na mas pinaliit lang na RAV4. Parang ganun, no? Or bumili ka ng mas pinaliit lang na Yaris Cross. Diba? So, si Raise kasi napakaganda ng inside and outside features niya. And sa service na maibibigay niya, alam kong hindi kayo mapapahiya ni Raise. So, I would like to encourage everyone to apply online kahit i-loan po ninyo or i-cash buy, okay lang. Pero ang SRP po nito is 841,000. Syempre, may mga additional na kailangang bayaran dahil wala po siyang discount kapag nag-cash buy po kayo ng Toyota Raise. Pero malaki ang discount niya
for loan. For example, kayo po ay mag-finance under Toyota Financial, kayo po ay makakakuha ng almost 100k of discounts. Example, 20% po kayong na-aprubahan. Tapos ang monthly payment nito is estimated 17,000 monthly for 60 months. Ang offer po dito ngayon is nasa 135,000 lang. Pwede nating i-adjust yan. Depende po sa kaya po ninyong i-down. Pwede naman po yun. And lahat po ng sinasabi ko dito is disclaimer lang po, no? Depende po ito sa approval na makukuha po natin. Okay? Kung ang halimbawa hindi po kayo na-approve for Toyota Financial, na-approve po kayo for BPI or PS Bank, kasi may mga accredited banks po kami na pwede natin ipasok yung applications po ninyo para makatulong na ma-approve po kayo agad. Pero I recommend Toyota Financial Services, mas mabilis ang process and also mas maganda yung offer. Okay? Sa mga clients natin dyan, kung kayo ay employed, self-employed, OFW, remittance, pensioner, retired, okay lang, pwede na po kayong kumuha sa akin ng sakit. I-apply nyo na yan. And tutulungan ko po kayo. Alam nyo po bang napakabilis kong mag-approve? Hindi pala ako yung mag-approve. Ako po yung magpa-process, pero tutulungan ko po kayo magpa-approve agad. Within 2 to 3 days po, kaya po natin pa-approvehan si client. Kahit po ang source of income niya ay remittance, galing kay spouse, and kahit yung source of income niya is sari-sari store, business, ganyan. So kahit maliit na business, okay lang naman. Ang kailangan ko lang ng mga requirements dyan, kahit to follow na yung iba, no? Kahit IDs lang po. Kung wala pang COE, company ID lang po. Okay na po yun, ha? Then, kung kayo naman ay self-employed, DTI permit, and yung mga IDs po ninyo, which is yung mga IDs po, valid IDs, is tinatanggap po sa amin, ay driver's license, SSS, UMID, passport. And if kayo naman po ay tumatanggap ng remittance, at least 3 months remittance po, yung kailangan nyo pong ibigay sa akin, contract po ng husband po ninyo, if nasa abroad. And kung SIMA naman po, kailangan po ng crewing manager contact and name po nito. Without further ado, let's proceed to another video. Sana i-subscribe mo muna itong channel na to at i-click ang aking notification bell para updated ka sa aking mga videos.
watching!